May tanong lang ako tungkol sa ating guardian angel. Bakit tayo maposit gayong meron naman tayong guardian angel na nagbabantay sa atin? Yun, Brother Wendell, bakit daw tayo napoposes? Eh, meron naman tayong tagabantay na anghel. Magandang tanong yun. Okay, maraming salamat kapatid, no? Yes, meron tayong guardian angel. Tuwing October to ay ipinagdiwang natin ang kapistahan ng guardian angel. At tandaan natin, bawat guardian angel ng bawat isang tao ay mas makapangyarihan niyan kahit pa ni Satanas. Ang ating guardian angel ay makapangyarihan kay ni Satanas. Bakit? Dahil nang ginawa ang ating ang lahat ng mga anghel mula sa serapin, thrones, dominions, powers, virtues, principalities, archangels and angels, bago nakapasok yung mga good angels, nakapasok sila sa supernatural world, nandyan pa sila sa preternatural world. No, paliwanag ko muna ang mga anghel, ha? Nandyan sila sa preternatural. Habang nandyan sila sa preternatural world, para magdesisyon sila na pipiliin nila ang Diyos, para magdesisyon sila, meron din silang free will. Person kasi sila, no? Free will. May free will sila para magpili. Intellect and free will. Okay. Nang ginawa sila ng Diyos, bago sila nagdesisyon kung sundin nila ang Diyos, sila ay may tinatawag na evening knowledge. Yung evening knowledge, ability of orders, ability to know the hierarchy, ability to know the things, ability to speak different languages, nandyan na sa kanila yan. Ang tawag dyan, ayon kay St. Augustine, ay evening knowledge. But evening knowledge is imperfect knowledge. Nang pinili na nila sa mga good angels ang Diyos, doon na natanggap nila ang tinatawag na morning knowledge. Ang morning knowledge sa kanilang glorious na pagpili sa Diyos. Sumunod ang morning knowledge. Yun ang tinatawag na perfect knowledge. Kaya nakabatay ang pahayag ni St. Augustine sa Genesis chapter 1 verse 13. The evening passed and the morning came. Di ba? So, yun. Nag-una ang evening. Pagkatapos, sumunod ang morning. So, ganun sa mga anghel. Morning knowledge para na sa mga good angels. Sa kasalukuyan, ang lahat ng mga hierarchies sa fallen angels, sila'y meron lang evening knowledge. Kaya, bawat guardian angel natin ay mas makapangyarihan kay ni Satanas. Ngayon, tanong, bakit po ba napupusis tayo meron naman tayong guardian angel? Dahil tayong tao ay person din. Meron tayong free will and intellect. At walang magawa ang guardian angel sa free will and intellect natin kung pipiliin natin talaga ang kasalanan at demonyo. Nakita niyo ba yung wrestling, di ba? May wrestling na tagdadalawa. May wrestling na tagdadalawa. Kung makita mo yung wrestling na binugbog yung isa, makita nyo ba yung kasama niya na inaabot ang kamay? Sige, hawakan mo ang kamay ko, hawakan mo ang kamay ko dahil tutulungan na kita. Di ba? Ganun din ang mga guardian angels. Sa panahon na tayo ay susubukin ni Satanas sa pamamagitan ng temptation
ganun din. Tawag kayo sa akin, ayon kay Don Bosco, tawag kayo sa guardian angel. Tatakbo yung mga devil. Ang problema lang sa tao, una, nakalimutan nila na mula pa sa karamihan, nakalimutan nila sa karamihan na mayroong guardian angel tayo. Kahit ba tinuturuan tayo mula pa sa bata na ipanalangin natin, angel of God, my guardian there, to whom is love, commits mayor, pero ilan lang ang nanalangin yan. Di po ba? No. Sa panahon ng temptation, ilan kaya ang tatawag ng guardian angel para sabihin, tulungan mo ako? Yan po, kapatid. Okay, Brother Gaudencio. Salamat po. Isa na lang po. Kasi po, di ba matapos tayong manalangin, ano po ba yung narinig ko na may dala po daw silang mangkok na doon nakalagay ang ating mga panalangin para sa ibigay doon sa ating Panginoon para dinggin ng ating panalangin. Guardian Angel din po ba yan ang gumawa noon? Brother Andrew, ibigay sa ating mga kasama na. Brother Angel! Yung po ba sinasabi nyo yun sa Book of Revelation po ba? Yung sa pahayag? Naririnig ko lang po. Hindi ko lang maalala kung saan ko yan naririnig. Basta pumasok lang po sa isipan ko ngayon. Na yung mga panalangin na dinadala sa ano sa langit, basahin po natin siguro, mas maganda. Pero kasi mayroon po kasi akong narinig na nagdadala daw sila ng mangkok na doon nakalagay ang ating mga panalangin para dalhin doon sa ating Panginoon Diyos. So ganyan po, basahin nga po natin ang Pahayag chapter 8. Pahayag chapter 8. Verse 1 to 5 po. 1 to 5, etong sinasabi. Nang alisin ng kordero ay kapitong selyo, nagkaroon ng katahimikan sa langit sa loob ng halos kalahating oras. Pagkatapos ito ay nakita ko ang pitong anghel na nakatayo sa harapan ng Diyos at binigyan ng trumpeta ang bawat isa sa kanila. Dumating ang isa pang anghel na may dalang gintong sunugan ng insenso at tumayo sa harap ng dambana. Binigyan siya ng maraming insenso upang ihandog sa dambanang ginto na nasa harap ng trono, kasabay ng mga panalangin ng mga hinirang ng Diyos. Mula sa kamay ng anghel ay tumaas sa harapan ng Diyos ang usok ng insenso kasabay ng mga panalangin ng mga hinirang ng Diyos. Pagkatapos kinuha ng anghel ang sunugan ng insenso, inuno ito ng apoy mula sa dambana at hinihagi sa lupa. Biglang kumulog, dumagundong, kumidlat at lumindol. At tumanda ang pitong anghel na may pitong trumpeta upang hipan ng mga ito. Hinipan ng unang anghel ang kanyang trumpeta at umulan ng batong yelo at apoy na may halong dugo. Okay na po, hanggang sa ano lang, hanggang doon sa 5, actually doon sa 5 lang yun, no, brother. Yung po siguro yung naririnig nyo na nagdadala sila ng mga panalangin ng mahinirang ng Diyos, no? Ang tanong mo, yung ba'y mga guardian angel? Tandaan po natin, no? Sabi nga ni Bro Hedel, may kanya-kanya tayong angel kasi. So, maari yung makakaalam yan, siyempre, ang Biblia po, no? Tsaka si Apostle Juan na nakakaalam dyan. But, at maraming mga angels, tandaan po natin, no? Laksa-laksa yung mga angels. So, maaring ikaw meron ka guardian angel kaya lang sabi nga na meron ka guardian angel sana ang nangyayari sa mga tao pag pinipili nila na gumawa ng masama ay hindi ka pakikialaman na rin ng free will mo, kapatid. Kaya nga yung masamang yon nagkaka-epekto tuloy dun sa pagpasok naman ng mga fallen angels. Kasi nga dun sa kasamaan na ginagawa natin. Ngayon, itong mga anong to, hindi natin masasabi dahil nga po sa dami ng mga anghel. Ito po ay tagabigay daw, no? Ng panalangin ng mga hinirang ng Diyos, kapatid. Maraming mga anghel, so hindi ibig sabihin na sila yon. So may napakaraming angels po. So wala pong problema 'yon. Hindi mo naman kasi na baka yung kanya-kanya silang trabaho, di ba? So baka yung trabaho ng mga 'yon nag-aano ng mga panalangin sa langit po, kapatid.
Okay po, klaro na po. Opo. Tama po. Salamat Okay. po sa Diyos. Okay na ba yung Brother Gaudencio? Okay na po, okay na po. Okay.